Ang ambisyon ng buhay ng isang tao ay pinakanais niyang matupad sa buong buhay niya. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pagnanais na gumawa ng mga dakilang bagay at ang determinasyon na gawin ito. Ang mga ambisyosong tao ay naglalagay ng maraming pagsisikap at inilalagay ang kanilang isipan sa gawaing nasa kamay upang makamit ang tagumpay at kanilang personal na propesyonal na buhay. Maaari silang magtap sa isang mas malalim na kahulugan ng layunin na nagpanatili sa kanilang motibasyon habang nagtatrabaho sila patungo sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Kailangan mong maging handa na maglagay ng mahabang oras at maraming pagsisikap upang makamit ang mga propesyonal na layunin at itinakda mo para sa iyong sarili. Kung gusto mong makaramdam ng lakas ng loob na magsikap patungo sa iyong mga layunin at lahangarin, ang pagkakaroon ng ambisyon ay isang malaking elemento ng damdamin. Pagdating sa pagkuha ng gusto mo sa buhay, ang ambisyon ay isang mahalagang bahagi. Ang pagkamit ng maraming mahuhusay na layunin ay nangangailangan sa iyo na maglagay ng maraming pagsisikap at maging determinado, kaya ang pagkakaroon ng ambisyon ay makakatulong sa iyong manatiling motibasyon habang nagsusumikap ka para makamit ang mga ito. Maaari mong simulan upang makita ang iyong pangitain kung meron kang ambisyon at pagkatapos ay maaari mong malaman kung paano ito gagawin sa katotohanan. Ano nga ba bumuo ng ambisyon sa iyong buhay? Dapat kang makipagkompetensya laban sa iyong sarili. Sa halip na pag-isipan ang mga nagawa ng ibang tao, dapat kang tumutok sa pagsulong ng iyong sariling buhay at karera. Dapat mong tingnan ang iyong sarili bilang iyong pinakamahalagang karibal. Upang manalo sa isang kompetisyon, kailangan mo maghanap ng mga bagong paraan upang hamunin ang iyong sarili at dagdagan ang dami ng pagsisikip na iyong inilagay. Maaaring mas simple para sa iyo na magkaroon ng positibong saloobin at maging motivated kung pigilin mo ang paghahambing ng iyong sarili sa iba at sa halip ay tumutok sa iyong mga layunin at tagumpay. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong hinihimok na magtagumpay. Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa isang kapaligiran na puno ng mga mahilig sa mga individual, maaari kang maging mas motivated na ituloy ang iyong sariling mga layunin. Alamin ang tungkol sa mga gawain at paraan ng pag-iisip na nakakatulong sa kanilang mataas na antas ng ambisyon. Humanap ng mentor o makisali sa networking para bumuo ng support system para sa iyong sarili. Maghanap ng isang tao na matagumpay na sa larangan na gusto mong pasukin at hilingin sa kanila na maging iyong mentor. Matutulungan kanila sa pagsisimula sa landas patungo sa destinasyon. Palaging ituon ang iyong mga mata sa premyo. Palitan ang isa sa iyong mga layunin ng bago sa sandaling makamit mo ito upang palagi kang may papagsusumikapan. Kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong mga ambisyon. Hanapin ang oras kung kailan ka makakapagsimulang magtrabaho patungo sa iyong mga layunin sa halip na sabihin sa iyong sarili na gagawin ko lang ito mamaya. Posible na kung hihintayin mo ang tamang oras upang magsimula, ito ay magpapabagal sa iyong pag-unlad, kaya pinakamahusay na magsimula kaagad. Kapag pinaplano mo ang iyong mga layunin, isa sa mga bagay na dapat mong isaalang-alang ay kung paano mo ikakasya sa iyong schedule kung gusto mong magpapatakbo at malamang kailangan mong bumangon ay maaga para sanayin mo ang iyong sarili. Ang paghahanap ng mga diskarte upang magpatibay ng isang mas may pananaw ay tutulong sa iyo sa pagpapananatili ng iyong konsentrasyon sa kung ano ang nag-uudyok mula sa loob palabas.
Ito ay isang napakahusay na paraan upang mapataas ang iyong kalooban at tiwala sa sarili upang makisali sa positibong pagpapatibay. Kapag sinabi mo ang mga linyang ito sa iyong sarili araw-araw, pinapataas mo ang posibilidad na magsisimula kang paniwalaan ang mga ito at isama ang mga ito sa iyong buhay. Kapag tumutok ka sa mga positibong aspeto ng iyong buhay, nagsasanay ka ng isang masaganang pag-iisip. Kapag isinaalang-alang mo ang mga bagay sa ganitong paraan, impresyon na marami pang dapat gawin at pagbutihin. Kapag meron kang ambisyon at katatagan upang makamit ang malaking bagay, ikaw... Lahat ng tao ay may pasyon at ambisyon sa buhay. Lahat tayo ay may gustong patunayan at ipakita sa mundo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang uri ng galing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa mga halimbawang tanong, ito lamang ay masasagot ng iyong sarili mismo at hindi ng ibang tao dahil sarili mo mismo ang may alam kung paano natin maabot ang lahat ng nais nating tatahakin sa buhay. Sa buhay ng tao, gusto natin marating ang mabuting kinabukasan at maginhawang buhay sa ating pagtanda. Ngunit hindi lahat ng tao ang nakakaranas ng mabuti at maginhawang buhay at dahil ito sa kakulangan ng pagpursigi at sa kakulangan ng kanilang tiwala sa sarili. Hindi madali ang lakbay patungo sa mga pasyon at ambisyon na nais mong tatahakin sa buhay. Dahil dito mararanasan mo ang iba't ibang klase ng paghihirap, ito man ay pisikal o sa ating emosyon. Sa ating lakbay patungo sa ating nais tatahakin, mararanasan natin madapa dahil hindi lahat ng bagay ay hulog ng langit, kailangan nating itong paghirapan. Hindi ito inaabot sa iyo ng basta-basta, ito ay pinagpapaguran at pinaghihirapan. Sa bawat pawis, pagod o dugo na nawala sa iyo, ito ay may kapalit na mas lalamang dun sa mga bagay na nawala sa iyo. Ito ang pagdating mo sa dulo ng lakbay at pagtupad ng iyong mga ambisyon sa masigit pa na mga pangyayari sa inaasahan mo. Lahat ng pagod ay may kapalit, kaya tayo ay magsikap upang makamit ito. Hindi man madali ang lalakbayin mo, pero ito lamang ay ang mga pagsubok na dapat mong lampasan sa bawat panahon na ikaw ay madadapa. Huwag kang sumuko, tumayo ka lamang at ituloy ang lakbay. Madaming hahadlang, madaming pwedeng sisira sa iyo, pero magtiwala lamang sa sarili upang makamit natin ang bagay na nais nating abutin. Ang pansariling kaunlaran ay hindi lang sa pisikal na anyo, ito din ay sa ating panloob upang makamit natin ang nais nating tatahakin. Kailangan nating baguhin o paunlarin ang ating ugali dahil ugali ang pinaka-importanting bagay. Ang ugali ay ang nagdidikta kung sino at ano tayong klaseng tao. Kung ikaw ay may mabuting loob at mabuting pakikisama sa tao, malayo raw ang iyong mararating. Pero kung ikaw ay may ugaling mas marahas pa, o mababaw ka pa sa kung ano ang inaabot ng iba. Ang buhay ay puno ng pinaghihirapan upang makaahon tayo sa ating pinaggagampanan ngayon. Magsumikap tayo para marating ang pangarap na abutin. Ipakita natin ang ating taglay na galing, mangarap at tuparin ito. Ang pasyon natin ay huwag nating ikahiya. Kahit anuman ito ipagmalaki at ipakita sa mundo, ang ating mga ambisyon, tuparin natin ito, pagsikapan at tumulong sa ating kapwa. Sa lahat ng ating marating o mararating, magdasal tayo at magpasalamat, humingi ng gabay patungo sa mabuting direksyon. This is Lutsky. Thank you for watching and I hope you have learned a lot at sana makapagbigay ito ng isang inspirasyon sa mga taong may mga ambisyon sa buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag ikahiya ang talento, dapat maging panatag sa sarili at ay pakita sa buong mundo na kaya natin mangarap dahil sa ating ambisyon. Watch me again for my next episode.